Magandang araw po, ito po si Chef Ramon. Ngayon po ay nandito kayo sa aking munting kusina. Pero hindi po tayo magluluto ngayon. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay usapang kaligtasan sa kusina. Paano po kayo magiging ligtas sa inyong mga kusina? Kahit kung kayo ay may food service business o kayo po ay nasa bahay. So meron po sa amin, sa culinary, sa aming pinag-aralan, meron po kami tinatawag na HACCP. HACCP. Ang ibig po sabihin nun is Hazard Analysis Critical Control Point. So ito po, ang sa madaling salita, ito po ay isang sistema na kung saan sinisiguro lang ang kaligtasan ng mga nasa kusina at ang mga kumakain. So ngayon, para po mabilis lamang, mahaba pong diskusyon nito, pero magbibigay lang po ako sa inyo ng tatlong example. Ang una, meron po tayo tinatawag na physical, ikalawa, meron po tayong chemical, at meron tayong biological. So, pag sinabi po natin physical hazards, ano po ba yung mga nasa kusina natin na sa palagay natin na pwedeng maging hazard? So, example, tulad po nito nakikita nyo sa harapan. So, ngayon nakikita nyo, ito po, cast iron. Ang cast iron po, umiinit yan ang todo na umiinit hanggang dito sa hawakan. Kaya dapat, kapag pinatay natin yung kalan, may cast iron dyan, dapat lalagyan natin ng kitchen towel o kaya ng pot holder. So, ngayon, ano pa po yun? Sa example, sa mga bahay ninyo, ayun po bang ngayon yung mga LPG, lagi nyo po chine-check. Ako po, ang isang practice ko po dito sa bahay namin, yun pong LPG namin paggabi, pinapatay po namin yung LPG, yung pinaka-switch niya para safe. Ngayon po, tingnan nyo rin mo kung yung bang inyong mga kusina, marami po ba dyan mga nakalagay, mga harang, na pag may dala kayong pagkain, pwede kayong banda pa o matisod. So yun, kasama ko yun sa tinatawag nating physical hazards. Then, ano naman po yung tinatawag natin na chemical hazards? So, yung mga chemical hazards na yun, simple lamang po, tayo po naglilinis ng kusina. Pag naglilinis tayo ng kusina, marami tayong mga cleaning agents. So, yung mga cleaning agents ba natin, may label ba lahat yun? May pangalan ba lahat yun? Saka dapat ini-insure natin na yung kusina natin, kapag meron tayong mga chemicals sulat ng mga panlinis, dapat bukod sa may label, na meron siyang isang tamang lagayan. Baka naman yung iba, nakikita ninyo yung inyong mga panglinis katabi ng mga mantika, katabi ng mga seasonings ninyo. So, hindi po yun safe. So, dapat meron kayong tamang paglalagyan ng inyong mga chemical. Diba? Tapos, isa pa po tinatawag natin, yung biological. Pag sinabi po natin biological, yun po yung it's either caused by bacteria or viruses at marami. Lagi po natin tandaan, iba po yung cleaning, iba rin po yung sanitizing. So, ibig sabihin po, pag malinis, nilinis nyo lang po yan, automatically, malinis sa paningin ninyo. Pero hindi po siya sanitized. Ano po yung sanitized? Yun po kasi, maaari po kasi yung isang bagay, makita ninyo na walang dumi, walang physical na dumi, pero contaminated siya. It's either ng bacteria o kaya ng viruses. So, ibig sabihin po nun, dapat tayo, alam natin yung kaibahan ng dalawa. So, example po nito, ako po, humawak ako ng manok. Pagkahawak ko ng manok, biglang naisip ko lang, uy, nagmamadali ako. So, kumuha lang ako ng tissue, then pag ako ko ng tissue, pinanasan ko yung kamay ko, tapos nag-prepare ako ng mga tinapay. So, yun, nagkaroon na ng cross-contamination. So, ano pa po yung sa example? Kunyari po, meron tayong chopping board. Yung chopping board natin, naghiwa tayo ng manok, okay, naghiwa tayo ng isda, tapos biglang dun rin hiniwa yung ibang pangsalad ninyo. So, contamination na naman yun. So, marami po yan. So, dapat po, lagi natin, pag-uusapan natin yung detalye niyan sa mga susunod na video. So, ngayon po, yan po yung binigay ko na sa inyong example. So, meron po tayo physical hazard, chemical, then biological. So, sa inyo po mga bahay ngayon, tingnan nyo po yung kusina ninyo. Tingnan nyo kung meron po yung physical hazard, meron po yung chemical hazard, at meron po yung biological hazard. Marami pa po tayong i-discuss niyan. Ito lang po yung muna. So, yun lang po. Maraming salamat po. So, again, para makaiwas tayo sa mga food poisoning na ganyan, at mga incidenting ganyan, kahit anong sakuna sa kusina, tandaan po natin yung tatlo. Again, physical, chemical, and biological. Yun lamang po. At ako po si Chef Ramon na nagsasabing kaya ninyong magluto. Huwag matakot, tiwala lang. Salamat po.